May mga toxic at nega ba sa buhay mo? Aha, ganito kasi yan. This is based on facts. Ito totoo niyan. Ang mga tao na mahilig o madalas mag-hate, manghusga, mang-criticize o kumbaga sa social media ay mambash. Minsan pabiro na pang-aasar, di ba? Pakingkoy patawa, kunwari na bash, tandaan mo to. Yan ay isang taong unhappy and insecure. That's real talk. Mga taong walang peace of mind yan. And siya mismo, busit sa mga nangyayari sa buhay niya. May pinagdadaanan niyan kaya negative ang mga napapansin niya at lumalabas ang mga sinasabi. Kaya nailalabas niya yung damdamin at nasa isip niya sa ibang tao. Gets? Tama, di ba? Ito matindi. Hindi siya aware na ganun ang ugali niya. Akala niya normal lang yung ginagawa niya na mag-hate, mang-usga, mang-criticize. And again, kung sa social media, mambash. Pag kinumpronta mo yan, denial todo o galit pa. Kasi kesyo, sinabi lang niya yung totoo, entitled naman siya sa tsuba niyang opinion, pakialam mo daw. So, ano ang dapat mong gawin? Baliwalain mo lang. Huwag na huwag kang papadala o papa-apekto, lalo na kung alam mo na wala kang ginagawang masama o labag sa kapwa. Kasi pag pinatulan mo siya, siya panalo. Kasi naging parang siya na din, ikaw. Gets? Tama ba? Ngayon, alam mo na kung bakit ganun siya. Nakakaawa, di ba? Tulungan mo na lang siguro para sumaya, mawala yung puot sa puso. Again, itong pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga madalas o palagi mag-hate o manghusga, mang-criticize sa totoong buhay o mambash sa social media. Normal kasi ang mag-react ka dun sa iba ang opinion sa opinion mo o sa hindi mo gusto na ginawa o sinabi. Normal yun. Tao ka. Huwag lang madalas o palagi. Iba na yan. Okay po? And nga pala, mahirap iwasan mga ganyan. It's hard to stay away from negative people. Kasi pag umiwas ka sa isa, may bagong parating. Ang dami niyan, kahit saan ka mapunta. Kaya magpalakas ka ng pagiging mabuti at pagiging positive mo sa buhay. Kasi nakakahawa mga toxic na tao nang di mo namamalayan. Alright? Kumusta ka? Oh yes!